Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang talatang ito na matatagpuan po sa Joshua chapter 1 verse 9. At ganito po ang sinasabi. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. O sa Tagalog po, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Do not be frightened or do not be afraid. Sa ating kasalukuyang sitwasyon, hindi natin maiwasan na hindi tayo matakot, ang hindi mangamba. Ano nga ba ang maaaring mangyari? Sa ating kalusugan, sa ating pamilya, sa ating kabuhayan at maging sa ating hinaharap. Pero makita po natin dito na ang sagot sa ating mga takot ay yung realization of His presence, that God is with us wherever we go. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng takot ng mga pangamba upang hindi natin masumpungan ang presensya ng ating Diyos. Do not be dismayed. May mga sitwasyon sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng confusion. At dahil dito, nadidismaya tayo. Yung bakit natin kailangan pagdaanan ng mga bagay na ito? Or bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Bakit kailangan natin itong harapin? Yung mga masasakit, mahihirap, at nakakalito na sitwasyon sa ating buhay. Minsan hindi natin ito lubusang maunawaan. And the more we try to find the reason why, the more confused we get. Minsan ang kailangan lang po natin is to stop. Quit trying to figure it all out. And we just need to trust His ways. And hold on to His promises that He will always be with us. And we need only to be strong and courageous. And it is not an option. It is His command. He will not only give us the answer, but He will give us Himself. So fear not, be not dismayed. For wherever we go, He will be with us and He will be our hope. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa muling pagpapaalala sa amin na Ikaw ay nariyan. Na saan man dako kami pumaroon, Panginoon, Ikaw ay kasama namin. Tulungan niyo nga po kaming laging manghawakan sa inyong mga salita. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na idepende ang aming buhay sa inyo. At laging manangan sa inyong mga pangako na kailanman ay hindi niyo kami iiwan at Ikaw ay kasama namin saan man kami naroroon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus.